natin mga call. So titingnan natin yung unit kabuuan, then pakita natin yung loob. So ito ay DE64W 4x2 automatic transmission, K6A engine, 660cc turbo, all power captain seat. Libutin natin. Ayan. So, tingnan natin sa loob. So, ano ko muna yung ating dito sa labas. Meron tayong fog lamp. Then, naka-chrome na po dito. Yan, chrome na po. Merong Suzuki emblem. Yan dito. Power mirror po ito. Fold. Ma-fold po ito. Check natin ngayon. Then, ito. Yung ating door handle. Naka-chrome na po. Then, dito sa likuran. Or dito sa gilid, meron na tayong body skirt. Ito. Yan. Meron sa harap din. Meron din dito sa likuran ito. Meron tayong spoiler original. So tingnan natin dito. Ito yung kanyang mga power window switch. Dito ito sa right side, dun sa kabila. Then ito dito sa left. Then ito sa likuran. Then ito window switch para hindi na para hindi maibaba nila sa likuran. Window switch lock. Ayan. So itong switch na to, ito po ay sa fold ng ating mirror or ang yung ating side mirror. Then ito yung sa mirror adjuster. Then ito yung power slide switch. Yan. Tingnan nyo. Then yan ma-remote. So ito ay power slide, left side only. Then okay. Close natin. Yan. Yan, meron tayong ano dito, fog lamp switch. Yan. Kung magamit kayo ng power slide, ito yung pindutin nyo din. I-ano nyo. I-tuplokin nyo yung power slide. Ito yung switch nyo, main switch. So dito, kung napansin nyo, tatlo yan. Hindi, nagtataka ka kayo bakit tatlo, kasi automatic naman, bakit tatlo yung ating pedal. So ito yung isang pedal natin mga call, ito po ay sa ating parking brake o tinatawag din na foot brake, kasi kung nasa dito sa gilid natin, ito ay handbrake. Yan, paggamit nito mga call, ganyan lang, tapakan nyo isa. Yan, nakalock na yan. Then, pero huwag nyong kalimutan na i-off ito. Kasi baka masira yung transmission nyo or yung makina. Tendency nito na masira kung nakalimutan. Either turbo, transmission, then yung brake shock. Uminit yung rear brake. Meron ditong hood
opener. Dito tayo. So ito'y ating dashboard. Napansin nyo? Kung may napansin kayo, meron tayong isang remote control sa ating stereo. Yung ating stereo, mga call, is touchscreen stereo with reverse camera. So try natin i-on, then subukan natin paandarin natin yung ating stereo kung malakas ba yung ating speaker. Maghanap tayo ng ano, maghanap tayo ng music na hindi tayo makapiright. So turn on natin. So ito'y power steering indicator. Yung iba nagtataka bakit umilaw yung nasa tabi ng neutral. Ito po'y airbag. So yan, condemn na po yan. Yung hindi na natin yan pwede i-hide. Pwede yan i-hide. Tabunan natin doon sa loob. Then itong isa, yung nag-blink-blink, yan yung sa seatbelt. Baka nakalimutan yung seatbelt. Ito yung ating check engine. So kadalasan masisira na sa ating sasakyan ganitong DE pag mag-check engine. Pag start nyo ng makina, pag mag-check engine, kadalasan yan sa mga turbo na unit is oxygen sensor. Sa mga oxygen sensor or yung ating IAT sensor. So ipakita ko mamaya yung IAT sensor at saka oxygen sensor. Then ito yung ating battery indicator, then oil indicator. So kapag umilaw ang battery indicator, baka naputol yung belt nyo or nasira na ang yung alternator. Yung isa naman, pag umilaw itong ating oil indicator, it means na wala ng pressure yung inyong oil pump. Either wala ng oil or wala ng may problema sa oil pump nyo. Then minsan meron ding mga sira yung inyong mga indicator switch sa oil. So pag umilaw to, tingnan nyo yung inyong makina kung meron pa bang oil. Then kung merong oil, titingnan nyo kung i-open nyo yung lalagyan ng oil. Kung meron bang nakaakyat na oil sa itaas, baka wala na. So sira na yung barado na ang inyong oil strainer, or sira na ang inyong oil pump. So yan. So try natin i-start. Yan. So i-set belt natin sa kabila para ma-hide yung nag-blink-blink. Yan, wala na. So ang natira na lang yung sa airbag. Then i-review yung ating sasakyan. So ito'y hazard switch. Yan. Then turn on natin yung aircon. Yan. So gumana na yung aircon natin. Yan. Lumamig na yung aircon natin. So dito sa ating upuan, meron tayong headrest, meron tayong armrest. Ngayon yung ating upuan,
mamove po ito. Yan. Forward. Yan yung move niya. And backward. Then, pwede ninyong i-adjust kung saan kayo komportable. Tingnan natin ha. Yan. Gusto niyo yung ganyan, pwede rin. So, ito yung spasyo sa loob. Pwede ito sa mga malalaking tao. Kasya naman. Then, dito sa kabila, sa likuran, plastic na po yung ating running board. Compare sa mga D64B, dito, hindi po plastic. Then, meron tayong lalagyan ng jack at saka tire rings dito. Yan. So, yung ating upuan sa likuran, movable po yan. Meron tayong armrest. Then, meron din tayong headrest. So, yan. Mamove din ito. Katulad ng sa harapan. Yan. Ganun lang. Iangat lang ito. Yung may bakal. Iangat lang. Then, yan. Same po silang dalawa. Mamove po. Forward and backward. Then, dito naman sa ating likuran, pwede natin i-adjust kung saan kayo komportable. Yan. So, tingnan natin doon sa likuran. Yan. Hazard. Ganda yung makina. Parang hindi naganda raw. Meron siyang galaw pero maliit lang. Then yan yung ating ilalim. Naka undercoat po yan. Yan. So, yan yun. Yung kulay natin is candy tone red. Most requested color. Yan. Ito yung kulay na kadalasan in order. At saka yung pearl white. Ito yung ating upuan. Original. Original Japan. Hindi natin pinalitan. Yan. So, ito yung ating gas tank opener. Tingnan natin. Yan. Balaw. So, tingnan natin yung makina. Yan. Ito yung makina natin. Medyo madumi kunti kasi maraming dusting sa pintura. So, kailangan pa natin linisan yan. Yan. So, aircon, okay. Then, tingnan natin sa kabila. Pakita ko sa inyo yung oxygen sensor. So, nandito tayo sa kabila. Sa side ng makina. Ito yung kung mag-refill kayo ng engine oil, dito nyo ilagay. Then, ito yung turbo natin, mga kol. Ayan. Then, kung kadalasan sa check engine, ito yung kadalasan sira. Sa mga turbo units, dalawa po yan. Yan yung isa, oh. Yung, yan. Yan yung oxygen sensor. Then, ito. Ito yung makina. Umandar po yan. So, titingnan natin. Then, tingnan natin yung IAT sensor sa harapan. Then,
turn on din natin yung lights. Then open natin na yung hood para makita natin. Yan. Ito yung harapan ng ating unit, mga call. So, ito yung ating brake fluid or reservoir. Dito kayo mag-refill. Then, yung sa ating regulator reservoir, ito po. Maglagay kayo ng tubig, nasa half lang po. Yan, may nakalagay na full dyan. Yan. Ito yung ating regulator cap. Then, yung ating windshield washer reservoir. Yan. Park light. Yan. So, dito nakalagay yung ating dito nakalagay yung ating kadalasan niya naka-clip dito yung ating ayat sensor. Sorry, hindi ayat, ambient sensor. Yan, dito. Ambient sensor. So, yan. So, so far under ng makina, good. Then, yung hatak niya, okay na okay, walang problema. Then, yung ating gulong, yan. Original Japan po ito. 2019. Yan yung expiration date ng ating gulong. Yung brand Toyo. Then yung max natin, original Japan. Yung size niya is 155 by 70 R13. Rim natin 13. Yung gulong natin 155 by 70 yung haba at lapad. So pa okay lang. So sa lahat ng tumangkilik sa ating video, thank you po. Sana nasa mabuting kalagayan po kayo. Then sana matapos na to yung pandemic natin para balik normal na tayo. And gusto ko nang gumala kasama yung mga di natin na erotis. Sama nyo. So, ito po yung order ni Ma'am Mapi from Tagum City. Ma'am, ito na po yung order nyo. Yan. So, sa lahat ng nag-subscribe, salamat po. Sa bago lang sa ating channel, huwag niyong kalimutan i-like, share, and subscribe. At hit yung notification bell para laging updated sa ating mga video upload. Salamat po. Bye-bye.